Hi guys! Welcome dito sa Rizan Taro. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Energy ng viewers. Ang kukunin. Itigas. Wow. You were just a dream that I wanted you. Meron kong wish na nag-grant na hindi magtagumpay. Itong gumagawa ng schemes sa'yo, deceit or schemes, tricks, yung mga gumagawa ng mga hidden na pang-harm o kung ano man yan, ginagawa nila sa'yo. Ayan. Ano pa ang dapat mong malaman? A wish granted, no? Two of Pentacles. What's with the Two of Pentacles here? Yung someone na nagja-juggling or natengga, kaka-decide na hindi na maalis o hindi na makapag-decide-decide o hindi na matigil, kaka-disba, kaka-pili o kaka-isip ko ano yung decision niya. Yan. Ay hindi na umiiral sa kanya yung ego, pride, and yung pagiging superior, yung pagiging mapagmataas. So, yun ang papa-hold back sa kanya eh. Kunwari, kung gusto kanya i-pursue, o tawagan, o i-contactin, o ang mag-take siya ng action sa'yo, yun ang parang, instead na mag-take siya ng action, parang yung ego niya, or yung superiority niya, yung pagiging mapagmataas niya, so ego, no, or pride niya, yun ang parang humihila o yung nagpapa-hold back sa kanya na mag-take ng action sa'yo. Pero ngayon, ayan, no, parang ano na siya, down to earth or submissive, or hindi niya na nilalabanan pa, or hindi na siya ma-pride, hindi na siya ma-ego, hindi na siya superior. Kung kaya, ayan, oh, magawa niya na din sa wakas na mag-take ng action o ang makapag-message sa'yo or kontakin ka niya. Sino itong person na to? Ito. Na energy niyan. Three of Wands. Also, see, nag-aantay. O matagal na nag-aantay yan. O parang there's waiting. O may inaantay siya. Ang makapag-decide na siya. Ang sigurado na siya sa decision niya. Maaaring nahirapan nga siya mag-decide eh. Sa wakas. Kasi nga, paano hindi siya mahirapan mag-decide? Kasi nga, dahil sa ego or pride niya, dahil sa mapagmataas siya, ayaw niyang magpakumbaba. Ayaw niyang yung maging down to earth sa'yo. Yung siya yung mag-approach sa'yo, na siya yung kakausap sa'yo, na susuyuin ka niya, yung ganon. Kaya, nag-isip muna yan ng matagal. Let's see. Ano ang gusto niya sabihin sa'yo, ang persona yan? My life is not as together as it seems. So, yun ang gusto niya sabihin sa'yo. Ano pa ang gusto niya sabihin sa'yo ng person mo na to? Itong nagja-juggling na person mo. I am afraid to contact you. So, yan nga talaga ang dahilan pati kung bakit nagja-juggling siya, na gusto kanyang kontakin pero nag-hold back siya.
kasi natakot, may takot din siya pati. Dahil takot siya na magpakumbaba sa iyo, takot siya na yung magiging submissive sa iyo. Let's see. Hindi. Maaring kulang siya sa courage din pati. At hindi siya ganun katapang. Maaring naging ano kasi yan eh. Kung kaya natakot yan dahil sa naging superior yan sa iyo na parang siya yung boss, siya yung hari. Parang hari-harian. Ganun. Sa relationship ninyo. So, siguro nahiya. Nahiya na siya ang mag-approach na sa'yo. Na siya ang magpakumbaba sa'yo. Lalo na kung ikaw yung mahilig makipag-usap sa kanya o yung mag-sorry o yung nagpapakumbaba palagi sa kanya. Yung ganon. Eh kung nasanay na siya na ganon, na ikaw yung nagpapakumbaba, nahiya siya o natakot siya na siya naman ang magpakumbaba sa'yo. Na siya na malagay sa posisyon mo. Natakot siya na malagay siya sa posisyon mo dati na ikaw yung nagpapakumbaba sa kanya. Ikaw yung parang sunod-sunuran, ganon. Tingnan natin. Na hindi, hindi siya ganon. Kundi yung siya yung susuyo sa'yo. Yan. Natakot siya na siya yung susuyo sa'yo. Kasi nga, dahil sa ego niya, ha? And pride. Natakot siya na pag sinuyo ka niya, baka hindi ka din makapag-decide o maging unsure ka kung tanggapin mo ba yung offer niya sa'yo. Ganon. Kung ano pa yung kinakatakutan niya. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? Ay, gusto niya ng balance to sa inyong dalawa. Harmony, number 6, balance and harmony, no? And gusto niya ibigay yung justice kung merong injustice o gusto niya nang maging fair sa'yo. Gusto niya nalang mag-invest sa'yo. Ano naman ang feelings niya sa'yo ng person na to na nagja-juggle ngayon? Ano ang feelings niya sa'yo? Oh, nabangga ko. Oh. Ano ba to? Upright ba to? Nabangga ka sa kamay ko. In reverse. Ah, ito, wag na to. Kasi, madami yan. Ito lang. Ito yung pinakailalim. Emotional, hindi niya mapigilan yung emosyon niya. Hindi makontrol ng isipan niya yung emosyon niya. Nangibabaw yung emosyon niya sa isipan niya. Ano pa? Ang feelings ng person na yan sa'yo? Oh! Queen of Swords. So parang nagtatalo, no? Nagtatalo yung isip at puso niyan. Minsan nangibabaw yung isip niya. Minsan nangibabaw yung damdamin niya. Naglalagay din siya ng a healthy boundary. Minsan cold, minsan ay naiibabaw yung feelings niya sa'yo kasi in reverse tong isa na to. So, ayan. Ano yung iniisip ngayon ng person na to na nadya-juggling?
ang mag-take ng action. Pero takot daw siya na kontakin ka. Pero hindi na siya mapagmataas sa ngayon. Para bang positive na siya. Parang nagkakaroon na siya ng ideya, nakakaisip na siya ng ideya, na kontakin ka, parang na-inspire na siya na i-message ka, na kontakin ka, naging positibo na siya kahit papano. Ganun ba? Naging excited na siya, naka-feel na siya ng excitement na i-message ka, na makipag-communicate sa'yo to start a connection with you again, mga ganun. Or to start a relationship with you na may growth kasi Ace of Wands. Ano naman, naisip niya pag iniisip ka niyan, ng person mo na yan. Ang dami. Tatlo. In reverse. Na parang hindi kayo naka-align or hindi kayo meant para sa isa't isa. Pag iniisip ka niya na parang hindi kayo nakatadhana na magsama na makapag-start ng pamilya, yung gano'n na nakatadhana na magpangasawa niyo yung isa't isa, na maging partner niyo yung isa't isa. Ganun yung naisip niya. Kaya pala ito, my life is not as together as it seems. Dahil, saan ba? Feeling niya lang yun, ganun, hindi kayo nakatadhana sa isa't isa. Or feeling niya yun. Yun ang feeling niya, na hindi kayo ang nakatadhana sa isa't isa, na bubuo ng family. Kasi, bakit? Dahil ba sa hula? Baka sa hula. Hindi. Nafe-feel niya lang siguro. Ganon. Baka hindi naman siya napahula. Nafe-feel niya lang. Dahil siguro sa mga, ano, sa mga blockages, sa mga, may mga hadlang. Mari. Kasi, pahalang yan siya. Upright may ang Queen of Wands. Hindi. Hindi dahil sa mga blockages or hadlang. Yun ang tingin niya. Parang naibabaw sa kanya yung takot eh. Bakit ano ang tingin niya? Mayroong nakatadhana sa'yo ni iba? Yun kasi ang tingin niya na may nakatadhana sa'yo ni iba. At hindi siya yun. Masama bang loob niya na nafe-feel niya na mayroong nakatadhana sa iyo na iba? Hindi naman. Emotional ba siya na ganun ang feeling niya na mayroong nakatadhana sa iyo na iba at hindi siya? Tingnan natin na. Oo. Emotional siya. Ito lang sa taas. Na yun ang feeling niya na may nakatadhana sa iyo na iba na hindi siya ang nakatadhana sa iyo. Pero siya nga ba ang nakatadhana sa iyo? Yung tao na yan, siya ba ang nakatadhana sa iyo? Itong person na yan. Hindi nga. Hindi nga siya ang nakatadhana sa iyo. Hindi. Kaya emotional siya. No? Naramdaman niya. Bakit sino ba yung nakatadhana sa'yo? Tingnan natin. Sino yung nakatadhana sa'yo? Baka ibang tao na. Two of Swords in reverse, yung energy. Hindi na stuck to yung nakatadhana sa'yo. Hindi na confused, hindi na clouded yung isipan niyan. Sino yung nakatadhana sa'yo? Baka-recover niyo lang from this. Yung parang na-stuck, na-stress, yung parang piniringan yung mata, yung isip. Parang
nagguluhan yung isip niya o na-confuse, ganon. Maaaring na-stress o parang dumanas ng anxiety, yung nagka-problema. So stressful yung pinagdaanan niya, pero naka-recover na siya from that. Hindi na hindi na kontrolado yung isip niya, ng kung ano man yung kumukontrol sa isipan niya. Hindi na siya naapektuhan ng mga pwedeng thoughts ng iba or yung mga attacks ng iba, mga ganun ba. So, maaaring ito ang nakatagana sa'yo. King of Wands. At nasa malayo to. Baka nga foreigner pa to eh. Kasi, oh, Two of Wands. May globe pa, no? O baka sa ibang bansa yung nakatira? Kasi mayroong globe eh. Pero attractive to guys. Good looking. At passionate. Driven. Creative, mga ganun ba. Charming. Yan ang nakatadhana sa'yo. Darating na ba itong nakatadhana sa'yo? Oo, mag-offer sa'yo yan ang cup of love. Magre-reach out o magkaroon ng communication sa inyo, magme-message siya, new person or past person man, magkakilala man kayo dati or hindi pa. So, kahit ba alam nitong tao na to, itong nadya-juggling na yan, kung kaya takot pala siyang kontakin ka, no? Dahil ba sa napanood niya sa tarot reading na hindi kayo nakatadhana? Baka nakapanood siya ng tarot reading na mga kahit na yung mga pick a card. Ayun. Sa pick a card. Maganda yung mga pick a card din guys eh. Dati yan ang paborito ko. Panoorin yung mga pick a card. Kasi dyan, parang ano gagamitin mo na intuition mo. Yung gut instinct mo kung ano yung nagustuhan mo. Ibig sabihin yun, ang energy mo. Parang makarelate ka dyan, makaresonate ka. May pagpipilian ka, di ba? Sa pick a card. Oo. Na iba yung nakatadhana sa'yo. At hindi siya. So, nag-emotional siya. Kaya natakot siyang kontakin ka. Okay. Natakot siya, no? Kasi alam niya na may ibang nakatadhana sa iyo na masasaktan lang siya sa huli. Ganun. Oh my gosh. So, ayun, darating na din 'yan. Pero kahit na alam niya na may darating na nakatadhana sa iyo o ang may nakatadhana sa iyo, still ipupursu ka pa rin ba nitong nagja-juggling na 'yan? Tingnan natin. Hindi. Ready na siya na mag-take ng action sa'yo. Pero, mukhang hindi ka niya ipupursue. O kontakin ka ba nito? Kahit na i-message ka lang niya o tawagan, gano'n? Oo. Kukontakin ka niyan. Pero kung darating na to, hindi ka niya ipupursue. Kasi alam niyo wala siyang laban. Kasi yan ang nakatadhana sa'yo. Ganun kasi pag nakatadhana, wala kayong magawa, both of you, kahit sino. Kasi, ano na yun eh, naka-predestined na yun eh. Kaya nakatadhana eh. So yan, ito na lamang guys, for collective reading. It's divinely guided also, yung mga nakatadhana. Kung meron mang mga obstacles, blockage, ay ganun talaga, it's part of a divine plan. Yung mag-trust ka na lang sa divine plan. Kasi sabihin sa'yo ng angels na magtiwala ka lang. Hindi man na sabihin sa tinga mo. May mga signs
may makikita ko mga signs na basta hindi ko ma-explain sa inyo yan, na pag mga ganyan, it's magtiwala ka lang sa divine plan ng mga ng langit, ng mga angels. Kasi meron kayong pagdadaanan bago kayo magsama sa mga nakatadhana. Ganun yun eh. It's part of a divine plan. So, wala tayong magawa. At parang aralan tayo instrument dito sa mundo nito, no? So, ito na lamang guys. For collective reading, sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.